Nitong mga nagdaang araw ay sunod-sunod ang post ni Donalyn Bartolome kaugnay sa isyu nila ng vlogger na si Jose Halorina. Kaya naman humingi ng paumanhin si Donalyn sa kanyang mga followers sa mga nakaka-stress daw na post nito sa Facebook. Hindi man daw sila galit, gusto pa rin humingi ng dispensa ni Donalyn. Post ng social media influencer, gusto ko lang mag-sorry sa followers ko. Sorry sa mga nakaka-stress na post for 3 days. I know you don't mind and you are glad I told my truth. But I still can't help but feel bad na nadagdagan pa ng pangit na bagay itong mundong magulo na. Kahit di kayo galit, please still accept my apology. Patago akong tao sa problema at lahat ng pananakit nila, kaso may pilit nagpa-public. Kaya ako na po ang hihingi ng pasensya sa inyo. My only intention in this world is to spread love. Bawi ako. I love you. Don't worry. I will be okay. For you, I will. Bago pa man ang nasabing post ni Donalyn ay maraming netizens na nakapansin na tila makahulugan din ang post nito na tila may kaugnayan sa mga taong malapit sa kanya. Nauna na nga ang post ni Donna. Ngayon alam ko na bakit tahanan ang tawag sa bahay. Doon ka umuwing sugatan galing sa mundong nakakapagod. Doon ka umiiyak hanggang sa tumahan ka. Kaya tahanan. Pero minsan, bakit sa sarili mong tahanan, hindi ka makatahan? Minsan nasa loob ng tahanan ang mga gustong manakit sa'yo. Lumipat ka ng tahanan, malayo sa mga taong mananakit sa'yo. Magpatawad ka, pero kailangan mo lumayo. Marami tuloy ang nag-aalala ngayon kay Donalyn dahil sa likod pala ng masayahin at tila perpektong buhay nito ay may problema din pala itong kinakaharap na tila may kinalaman sa kanyang pamilya. At dahil nga sa issue nila ni Jose ay tila unti-unti ngang nabubunyag sa publiko ang malalim pang problema sa personal na buhay ni Donna. Komento naman ng mga followers ni Donalyn, pag malungkot tayo, gusto natin lagi umuwi. Pag may problema tayo, ang lagi natin sinasabi, uwi na ako. But how can we go home if home isn't home anymore? Home should be the safest place, kaya minsan we found our home with another person eh. Ang lungkot. Ang pinakamasakit pa is sila pa mismo lalong magda-down sa'yo. Reality is, blood is no longer thicker than water. Nowadays, strangers help us more than our relatives. Family is not always blood. I found my peace and quiet with God and my God-given best friend. In this life, acceptance is the key, and prayer is the weapon to overcome all forms of struggle. God bless everyone. All glory to God. Dahil minsan ang tahanan hindi mo lang pwedeng matagpuan sa pamilya o sa ating uuwian. Minsan kung sino pa ang mga taong hindi natin kilala, sila pa mismo ang magbibigay sa atin ng pahinga at magsisilbing tahanan sa nakakapagod na mundong ating ginagalawan. Samantalang marami naman ang nagpaabot ng mga magagandang mensahe para kay Donalyn. Naniniwala silang kayang-kaya ni Donalyn lahat ng problema nito at huwag na lang masyadong idibdib dahil lahat naman daw ay lumilipas at lahat ng problema lalo na sa kung may kinalaman sa pamilya ay napag-uusapan ng maayos at sa pribadong paraan. Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!